patungkol dito kay Senator De La Rosa na nakausap na nga niya itong si former President Duterte. At ito yung sinabi, okay? Makinig lahat, makinig lahat. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan. And we are live ngayon sa ating YouTube channel. Okay, so pag-usapan nga natin, ha? May good news ako sa inyo, eh. Ha? Kaya itong si Senator De La Rosa, muling tiniyak at lagi siyang ini-interview na kinonfirm niya na itong si former President Duterte ay dadalo po sa Senate hearing. Okay, at nakita ko nga yung interview kanina ni Senator Hontiveros. Tinanong pa siya doon, ha? Excited ka ba na matanong mo si Duterte sa hearing na yan? Ayan, mamaya, ha? Pag-usapan natin yan. At itong pangatlo na ang ating pag-usapan ay sa poll sa camera, binalita ng News 5, ha? Itong si Willie Revillame, bumaliktad na ba talaga? Bumaliktad na ba ang tuluyan itong si Willie Revillame? Ha? Yan ang malaking tanong ng mga netizens ngayon kasi itong si Willie Revillame, nagbigay lang naman siya ng 3 million pesos donasyon para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine, ha? Especially dyan sa lugar mismo ni Lenny Robredo. At si Lenny Robredo mismo, ha? Na-shock itong si Lenny Robredo kasi po siya mismo yung binigyan ng yung envelope na I think check siguro yun, no? So binigyan ng 3 million, ha? Si Lenny Robredo na ang bahala kung paano niya yon i-cascade sa taong bayan yung tulong na yon. Okay? So yan ang mga pag-uusapan natin kasi na-issue, eh. Kasi si Willie Revillame raw, since nabatiko siya ng mga DDS, bumaliktad na ba si Willie Revillame? Yan ang i-analyze natin, okay? So yan ang mga pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna, ha, at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para, ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, punta na tayo sa next topic natin. Itong patungkol dito kay Senator De La Rosa na nakausap na nga niya itong si former President Duterte. At ito yung sinabi, okay? Makinig lahat, makinig lahat. Ay, hindi yan, hindi yan. Ito. Magsisimula na sa Lunes, October 28, ang isasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa kontrobersyal na War on Drugs campaign ng nakaraang Duterte administration. At kabilang sa mga inaasahang dadalo sa investigasyon ay si dating Pangulong... Grabe naman yan, butod rice. Ikaw naman, Gibbs Theodore, butod rice. Grabe. Rodrigo Duterte. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, nagbigay na umano ng confirmation si dating Pangulong Duterte na dadalo ito sa pagdinig ng Senado. Ah. Sa isang larawan na ipinost kagabi ni Senator Bato, makikita na kasama nito ang dating Pangulo sa isang restaurant. Ah. Gayon din ang partner ng Pangulo na si Hanilet Avanceña at former House Speaker Pantaleon Alvarez. Nauna na rin kinumpirma ni Senador de la Rosa na darating ang ex-president sa pagdinig ng Senado kahit sino pa ang mangungunang senador sa investigasyon. Sa naunang pahayag ni Senate Minority Leader Senator Aquilino Coco Pimentel III na siyang chairman ng Blue Ribbon Subcommittee, sinabi nito na nag-aalinlangan siya kung talagang dadalo si dating Pangulong Duterte. Gayunman, sinabi ng ilang senador na kung darating ang former chief executive ay bibigyan nito ng karampatang paggalang na mataas na kapulungan ng Kongreso bilang Miss Butterfly, Coca Christ. Hello Miss Butterfly, good evening sa iyo. Ating Pangulo, ayon kay Senator Pimentel, kahit statement lamang ang ibibigay ng former president ay magpapasalamat pa rin ito. Depende na yun sa amin kasi ako, ano naman ako, kung ayaw naman magsalita ng tao tapos wala naman, hindi naman pipilitin. We have to respect it. Inaasahan naman ni Senate President Francis Jesus Cudero na irerespeto ng komite ang presensya ng dating Pangulo. Hindi naman sa walang special treatment pero inaasahan ko. Dito, ha, ako at least okay itong sinabi ni Chief Escudero dito, di ba? Kahit binibira siya ni Duterte minsan sa mga post ni Duterte, pero correct, pero hindi natin masyadong pagkakatiwalaan itong sinabi ni Cheese, no? Pero tama ang kanyang sinabi, oh. So, yes. Sang-ayon naman si Cheese. Sa ko, tina-expect ko na bibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Kulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero kabilang na bilang dating Pangulo ng ating bansa. Actually, tama ang sinabi niya. Sabi niya, re-respetuhin si Duterte sa Senate hearing. Ang treatment nila kay Duterte ay i-treat nila as a talagang siya ay the former president. Or it's hindi lang former president, gagalangin siya bilang tao. Okay, bilang resource person, bilang witness. Okay, so, okay, walang problema dyan. Pero ang sa akin lang, ha, ingat-ingat po kayo dito kay Chief Escudero kasi ito rin yon ang type of government official na balimbing rin ito. Kung saan yung malakas,
mataas yung rating na politician, eh kakapit ito eh. Okay? So, ganyan naman talaga ang politika, no? He is the type of politician na itong si Cheese Escudero na kung saan yung maka-benefit ang kanyang political career, doon siya. Okay? Yun rin ang napapansin ko sa kanya, itong si Cheese Escudero. Opinion ko yan, ha? Opinion ko yan sa ilang taon nang na-observe ko itong si Cheese Escudero. Okay? Dati, ano rin ito eh, kumakampi rin ito kay Pinoy. Oh. Tapos, kumakampi kay Duterte. Ngayon naman, kumakampi kay Marcos. Oh, diba? Dati, bumabatikos sa mga Marcos. Ito yung hindi mo mapagkatiwalaan, walang prinsipyo. Nakatakdang isagawa ang Senate hearing kaugnay ng War on Drugs campaign sa Lunes, October 28, ng alas 10 ng umaga. Asher Kadapan Jr., UNT. Hugs kamayan, idol, oh. Sabi ni Lady SP. Kanya naman talaga, wala tayong magagawa dyan eh. Kasi, kapag hindi na sila senador, wala na sila. Oh, hindi na sila relevant sa publiko, di ba? Oh, so I hope na itong pagdalo ni former President Duterte ay talagang totoo na ito, no? Kasi we have to consider also, ha, na itong si Tatay Digong natin ay medyo matanda na, ha? Oh, kasi ang pagpunta niya diyan sa Senado, kailangan rin niyang mag-prepare, no? Hindi yung basta pupunta ka lang diyan, kailangan ihanda mo ang sarili mo sa mga tanong, kasi alam niyo naman itong mga kongresista, itong mga senador, paikot-ikot yan sila magtanong. Okay? So kailangan paghandaan. Sabi ni Pangga Mercy, nako Kuya Donmar, ang tigas ng ubo mo, kaya magpa-massage ka or magpahilot. Kaya nga eh. Tigas ng ubo ko nga eh. Ayan, oh. Excuse me. Sabi ni Jane Bramblett, bilog ang mundo. Panahon nila ngayon, correct. Panahon nila ngayon, pero alam naman natin ang taong bayan nakasuporta po sa mga Duterte. Yan ang hindi ma-accept ng mga Marcos. Oh, sabi ni Virginia Malonzo, uso talaga sa mga politiko ang pagiging balimbing o pungyaho. Ganyan sila. Oh, ganyan sila. Si Paduano walang ginawa, puro contempt. Correct. Kasi saan yung makabenefit sila doon? Ito pa. Papakita ko sa inyong video na ito na ano ba talaga Willie Revillame? What are you trying to imply? Ako, sa totoo lang, ha? Ito. Yung mga GI sheet sa amin, may mga pangalan sa number. Ako, yan. Si Willie yan, ha? Nasa yung nakaputi. Ako, sa totoo lang, ako, na-appreciate ko, ha? Itong pagtulong ni Willie Revillame sa mga nasalanta ng bagyo. Okay? Pero, of all, bakit si Lenny Robredo pa talaga ang binigyan mong ng yan, ha? Si Lenny Robredo ang pinahawak niya ng pera para siya yung mag-distribute dito sa tulong na ito. Okay? Ang tanong ko lang dito, Willie Revillame, itong tulong mo, thank you very much, ha? Unang-una, pinasalamatan ka ng buong taong bayan sa being generous mo, no? Kasi itong si Willie Revillame, in fairness to him, hindi pa siya tumakbo ng senador noon, no? Dati na talaga itong tumutulong si Willie Revillame, in fairness to him. Okay? So, we thank you for that, okay? In behalf of the Donmar TV, we thank you for that, Willie Revillame. Pero, alam naman natin na papalapit na ang eleksyon, okay? At alam mo, Willie Revillame, ha, na si Lenny Robredo ay dating kaaway talaga ng mga Duterte. Okay? Tapos, ikaw, kilala ka, Willie Revillame, nakaalyado ka dati ni former President Duterte. Di ba? Ini-endorse ka pa nga ni Duterte dati, di ba? Kaso, hindi ka tumakbo. Okay? Pero itong pagbigay mo ng tulong na idinaraan mo kay Lenny Robredo, ito ba ay one way of saying na bumaliktad ka na? Di ba? Kasi kung totoo, pwede ka namang tumulong sa lugar ni Lenny Robredo na kusa mong ikaw yung tumulong. Bakit idaan mo pa kay Lenny Robredo? Ako hindi naman hindi naman tayo naiinggit na si Lenny Robredo, pero sa akin lang ba, delikadesa, if you really be sensitive sa relasyon nyo ni kay former President Duterte, kung ikaw, Willie Revillame, ay sensitive enough, hindi mo ito gagawin. Huh? Wala akong problema na tumutulong ka, okay yan, okay talaga yan. Ang sa akin lang, pwede kang tumulong dyan, kasi alam ko na grabe yung sinapit sa lugar ni Lenny Robredo, pero pwede ka namang, meron ka namang mga tauhan, pwede naman idirekta mo tulong sa, diba? Idirekta mo yung tulong sa tao mismo, di ba? Oh, para makikita ka talaga na ikaw yung tumulong. Pero ito, ano bang ibig sabihin nito? Nagtatanong lang po kami, Willie Revillame. Nagpasipsip ka ba kay Lenny Robredo?
Oh, kasi sa ganitong paraan, may talagang iboboto ka na ng mga kakamping dito. Talagang iboboto ka ng mga dilawan dito sa ginawa mo. Di ba? Oh, yan lang ang masasabi ko na sa totoo lang, Willie Revillame, alam ko, prangka kang tao. Straightforward ka. Pero, alam mo na kapag gagawin mo yan, zero vote ka talaga ng mga Duterte supporters. Oh, hindi sa, ano ha, hindi sa pang-aano, pero insulto kasi ito kay Tatay Digong. Pero si Tatay Digong naman, ha? Mauunawaan ito kay Tatay Digong. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...